Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Sister Franz Lumabe, isang kabataan mula sa CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa Salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Salita ng Diyos na matatagpuan sa Exodus chapter 7 verse 21 to 25 na may pamagat na The Magicians of Egypt Copy the Miracle. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Maraming salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, sa biyaya na aming natatamo. Kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy kami nagpapalinis sa iyo, O Diyos, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Naway maranasan ng bawat isa ang iyong pagmamahal. Patuloy ka naming itinataas. Sa iyo ko na po ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Basahin po natin ang Exodus chapter 7 verse 21 to 25. And the fish that was in the river died, and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river. And there was blood throughout all the land of Egypt. And the magicians of Egypt did so with their enchantments. And Pharaoh's heart was hardened, neither did he hearken unto them, as the Lord had said. And Pharaoh stormed and went into his house, neither did he set his heart to this also. And all the Egyptians digged round about the river for water to drink, for they could not drink of the water of the river. And 7 days were fulfilled after that the Lord had smitten the river. Moses and Aaron did exactly what God commanded. They showed their obedience to God. As the water turned to blood, it is in verse 21, the result is what the Lord said. The fish that were in the Nile died, and the Nile became foul, so that the Egyptians could not drink water from the Nile. And the blood was through all the land of Egypt. The result of the plague is that animal life, particularly creatures that live in and around the Nile River, died, and human life suffered hardship. A lack of drinking water would make life very difficult for everyone in Egypt. Makikita natin rito na tunay na kahanga-hanga ang kapangyarihan ng ating Diyos. At pinakita niya ang mga himala. Mga bagay na imposible para sa atin, pero sa Kanya ay posible. In verse 22, the magicians of Egypt also did with their enchantments. Nagaya rin ito ng mga salamangkerong Egyptyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Kung kaya't nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon at hindi niya pinakinggan sina Moses at Aaron. In verse 23, the Pharaoh turned and went to his house, neither did he set his heart to this also. Nangyari nga ang sinabi ng Diyos kay Moses that the Pharaoh's heart was hardened and God set the heart of Pharaoh. In verse 25, the account of the first plague ends with a mention that 7 days passed after the Lord had struck the Nile River. God shows that He is true to His word. He is the only God and there is no one like Him. Walang makakatulad sa Kanya, hindi ang mga salamangkero o nino man. Kaya niyang gumawa ng mga kahanga-hangang bagay sa buhay natin para maipakita sa atin na Siya ang totoong Diyos na dapat natin sambahin, na dapat natin sundin sa lahat ang Kanyang inuutos. As we're the servant of God, we must do what He commands to us, like how Moses and Aaron obeyed God. Sa ating pagtatapos, tayo ay sumandaling manalangin. Lord God, maraming salamat po sa oras na ito, sa mga salitang aming napakinggan at napagbulay-bulayan. Tunay na Ikaw ay kahanga-hanga, walang makakapantay sa iyo ninuman. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo na patuloy na nagpapalakas sa aming espiritu. Naway makita at makilala ka ng lahat na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at maranasan nila ang tunay na pag-ibig na nabibigay sa iyo. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy niyo po i-bless ang bawat nakikinig
nag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito at inialay na po namin ang lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa muli po, maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.